Kung halimbawa magiging cum laude o meron pong marating sa school, ibig sabihin, regalo na lang po yun. Panalo na nga po tayo makagraduate yung mga anak natin. Ganun din po sa pag-iipon. Ito po, opinion ko lang po. Opinion iba eh. Wala pa yung isang itim natin. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Yun, magandang umaga po. Bali BBCM, Tarlac po tayo. Training, masyadong mahangin. Kanina medyo may ampong panong umaga. Ang problema ko, bumaba lang po ako saglit para mag-almusal yung ipon po natin kasi 8.43 yata ngayon, 8.48, binitawan 7.35. Yung ipon po natin, nandyan na po sa loob, yung isa natin, kapatid ng first overall champion natin, ng BBCM. Then, naka-BBCM na young bird po natin, yung kapatid ng champion natin. Yung isa naman, tawag dito, dumating na rin, MMFC, pero wala pa yung dalawang baluga natin. Yung light natin, di po natin kinarga, pero pinalipad na natin kanina. So far, maganda na po yung ano, yung kanyang pangangatawan. Nakabawi na po siya sa limang araw niyang hindi pag-uwi. Live po sana ng nakaraan, pero nagkapartihan, wala tayong magagawa. Ang importante, nandito po yung ibo natin. Ito na yung isang baluga natin. Ayan o, parang aeroplano. Ayan, sayang hindi natin nakuhanin yung dalaw eh. Ayan, ito na yung baluga natin isa. Dalawa pa yung balugang hinihintay natin. Ayan, kita mo naman talaga. Pumapagaspas pa. Ito kanino ba to? Baluga pa rin ba to? Tingnan natin kung parehong atin na itong baluga na to. Pero itong isa, sigurado na. Tingnan po natin, ha. Ito, para tayong bata dito. Ay, hindi po atin to. Bakit ganun? Pero ito sigurado atin na to, eh. Tingnan po natin itong isa, oh. Kita nyo, parang aeroplano, no po. Bali Tarlac po. Tapos susunod Apari Cagayan na po kami. Tapos sunod doon Santa Ana na. Kaya kahit masama ang panahon, pinipilit po natin mag-training. Tayo naman makasama lang po tayo sa kwento hanggang dulo, bahala na. Para mga anak po natin 'yan na 'di ba tayo po nagpapaaral po ng anak, makatapos lang po masaya na po tayo. Pero kung yung honor regalo na lang po 'yan o yung tawag dito, yung kung halimbawa magiging cum laude o meron pong marating sa school, ibig sabihin, regalo na lang po yun. Panalo na nga po tayo makagraduate yung mga anak natin. Ganun din po sa pag-iipon. Ito po, opinion ko lang po. Opinion iba eh. Wala pa yung isang itim natin. Maging masaya na po tayo kung ano yung narating ng ating mga anak o nitong ating mga mumunting kaibigan. Bahala na kung bigyan po tayo ng regalong karangalan o karangalan na ngayon nakakapagpatulong ka, ubos na yung mga ipon eh. Alam niyo po 'yan dahil kayo po ay naglilipad din po. Hindi basta-basta madaling makapagpatapos. Di lalong hindi mas madali yung pinadala pang karangalan dahil biro mo kahit ilang libo pa po tayo naglilipad. BBCM ilang libo, 12,000 o pataas, MMFC, PHC, o ano, WPFC, ilang libo 'yan, ARCPI. Ilang libo po 'yan. Ito isa pang baluga natin. Kompleto na po tayo. Ilang libo po 'yung naglilipad, 'di ba po? Tama po ba? Pero ilang porsyento lang po yung makakapagpatapos dyan? Ilang porsyento lang po yung mananalo dyan? Tulad po ng PFC, isa lang po yung nanalo dyan solo. Ganun po, kahit ilang libo po po sila naglalaro tayo. Ano din po yan? Sabi ng iba, hindi daw buenas. Pero para sa akin, buenasan pa rin yan dahil lahat tayo may mga materialis na. Pasok na, Kidlat! Ito pa yung live po namin, live ng BBCM. Si Kidlat pala yung nauna. Kidlat, anong tawag ito? Kirat. Sige na, pasok na. Ayun, Mang Lloyd, ito na po yung ating live. Ayun, ulitin ko po. Maging masaya na lang po tayo makapagpatapos. Bahala na po, katulad po nito. Kung dudulo, di maraming salamat. Pero kung magbibigay ng karangalan, regalo na lang po yun. Kaya tayo po pagkatotokan din natin. Kasi sila po nagtratrabaho sa atin ngayon. Pero dati po tayo nagtratrabaho para sa kanila. Pagkakarera na, sila na bahala sa atin. Tulad po nito, tayo po magtratrabaho para dito. Pwede ko nang pakawalan to ngayon kasi itong ibon natin nandito na. Kaya hindi natin pinakawalan to south. Siyempre makakagulo, mag-aabang ka, hindi mo alam kung kaya na o hindi pa eh. Pagpasok po nito, pasok na mumunti kaibigan. Sige na. Ito, hindi po atin to. Nakikiral lang to kasi malakas ang hangin, tabing eh.
Hindi kaya ito isang young bird natin, tabingi. Tignan na po na, natin, tabingi, tabingi lumipad eh, oh. Kasi meron po kami tinuturuan, dalawa. Wala pa hanggang ngayon. Eh, tabingi daw yung sabi ni Lloyd eh. Pero bakit parang umiikot dito? Pati ako napapaikot sa'yo, kuya eh. Pasok ka na, uy. Tignan, parang amin nga po ito. Itong dalawan to. Ayan, oh, kasi hindi naman pa sa ikot-ikot lang dito yan. Malakas pa yung hangin, oh. Andali po, unahin ko muna po ito. Pasok na, uy. Sabihin pa, ito yung pambugaw, okay. Pero yan na natin. Post ko na muna po. Gawa ng kukunin ko to. Baka may malaglag tayo. Malalim yan, hindi natin kayang ulitin. Baka sabihin, tsamba. Andali po. What's up, mga ka-showbiz? Yun, oh. Salamat! Ano po bang tawag dito sa breeding na to? Ito po kasi, ito po mismo, pinisar po natin ng South 2020. Umuwi po ito ng ano, ng, ang pakpak niya po ay kulang ng 4-5 kabilaan po. Ibig sabihin, nahuli po ito. Unfortunately, akala nila eh, hindi na makakalipad yung ibon. Matdog po yun. Kinabukasan po, nakauwi po yung ibon. Tis-tis po yung pakpak. Akala po kasi, hindi nga makakalipad. Eh, sanay niyang 4-5-6 yan. Pagka 4-5-6, kulang ng tig-3. Pero yung katotohanan, siyempre, maglalaglag ng isa yung kada buwan, balik ko lang ng 4. Nasanay po yung ibon natin ng 4-5-6. Ayun po yung kinaganda ng 4-5-6 cutting. Kaya, ang maganda po doon, yung ibon po natin, nakauwi po kahit na galing sa karera. So, matatal, ito po ay Basco first, cross Basco third, cross Kalbayog 17. Si Mr. Kalbayog 17, kapatid po mismo ni Basco first ni Samurai Jack, kapatid mismo po ng champion natin. Then yung kabila naman po, kapatid po ng second overall natin 2019, Basco first cross Basco third cross Crack 52 cross Solo San Francisco Leyte. So matotal, may Basco first, may Basco third, may Basco first, may Basco third. Kaso wala po yung kapatid ng Basco Kalbayog. Line breed na po ba matatawag to dahil may Basco first at saka Basco third o inbreed? Ito po yung inakay nila, medyo lumaki. Gawa nga ng Crack 52, medyo malaki yung ating mga Crack 52 galing kay Parin Jimmy. Pero mga old lines yun. Ayan, tapos siyempre yung Basco niya rin, eh, medyo malaki. Sa atin kasi yung Basco natin maliit. Ayan, dahil yung Basco natin dito nagmana kay Daddy Basco, kita mo liit. Tapos ito naman si Miss Basco, may itlog na po sila. Bali isa lang po, pero tignan nyo, tatlo nila kayo. Kasi po yung isa tinayuan, yung nandito sa baba, bali dalawa yung tinayuan dyan. Inilagay na po natin dito. Pero pagka wala po si Million, tatanggalin po natin. Sabay lang po sila eh. Nagbabakasakali lang po tayo. Dahil sa baba, sayang. Si Miss Basco nga pala to, ito kita mo, lagi nangungusap yan. Alam nyo naman yan eh, na mahilig makipag-usap kay Bait. Kahit sa malaking kulungan, lagi po tayo nilalapitan yan. Ito po, ang gagawin natin, ito, kakalasin na natin, paitlogin lang natin to. Ito naman yung 6 overall natin, kapatid niya yan, kakalasin natin pagkaitlog, papayaya natin dahil gagamitin ko po doon sa isang winner to si 6 overall para bangga tayong overall to overall. Ito naman yung first overall natin, yun, silipin natin kung meron tayong pasimilya dito dahil ito inbreed bulak natin. Ito yung first overall, second overall, third overall, fourth overall. Aray. Mukhang, tingnan nga po natin. Mamaya sisilipin ko through flashlight. Pero yung isa parang ano, maitim na. Ito, maitim na tong isa. Nanuno ka po. Sisilipin po natin yan mamaya. Ito po yung mga bagong kasa natin dito. Ayan, parehong baluga. Ninalagay na natin si Super Mommy Victor Lim. Then nakakross po sa kaya. No? Kay, eto, si Mr. Bandito. Para parehong baluga ilabas. Mamaya po, tawag dito, uwi na rin pala ako ng Santa Mesa. Gawa ng last, ano po namin, last lap, loading po mamaya, MMFC. Sana, makahabol pa tayo sa overall, mag-clock po tayo. At meron pa po tayong mga live sa BBCM, eh, katutukan na natin, uwi na natin po. Magta-taxi na lang si Bait, wala yung driver natin eh. Mamaya po, ituloy po natin. What's up, mga showbiz? Tama, sigurado natin bago tayo pumunta sa Santa Mesa. Kunin ko na po yung egg. Pero tansya ko meron natin. Nanuno ka po to si inbreed ni ano to. Bali inbreed bulak po 'yan. Yang pairing ni ano, tingnan niyo po para makikita. Ayun po, may maliit pa, kulay pula.
nasa gitna po. Siguro po ito po yung itlog niya ng ano, ng yung last na itlog. Pero yung una tingnan natin ha, para makita lang. Huwag ka naman manuka, kuya. Ito po, titignan po natin. Oops. Tingnan po natin. Ito po yung egg. Para matutulan po kayo. Doon po sa mga bago. Pero yung iba, alam na naman ito. Karami yung alam na tayo po. May sapot na po. Mapansin ninyo. Pero hindi pa ganun ka, ano, kasi bago nga po yung itlog. Post ko lang po. Yun, nakita na po natin. Meron pong similya. Ito naman pong kak na to. Stitch din po ito, parehong stitch, sagradong stitch. Ito pong young bird na ito, pinasuksok po sa atin ang taga Pampanga, kaibigan po natin. At yung isa nandun, pwede na pong kunin. Ronald Day, ito yung isang young bird mo, saka yung nandun, pwede na kunin. Pagka luwas mo ng Manila, daling ko na lang sa Santa Mesa para makuha nyo. Ito yung ating apat na takloban. Napakainit na, pero sabi ko nga bukas sana maging maayos na hanggang Linggo yung ano, ang tawag dito yung panahon. Gawa nga ng loading na natin mamaya. Apari po tayo. Then DBCM, di ko alam kung yung second lap namin kung saan eh. Isang itim, isang puti. Ano mangyayari sa inyo? Siguro ang ganda na magiging ilalabas sa kulay ng magiging anak nyo. Ito po yung hiwalay-hiwalay natin niya para next week. Ito si Mami Basco, nagka-problema. Pero pa-recover na. Kasi sa katandaan na rin. Then ito po, tingnan natin. Oh, wala na nga laman ito. Oh. Yung iba na pairing na po natin. Yung iba pinagdidikit-dikit po natin para susunod. Kasa na nga kasa. Si Golden Mac. Solo Balin. Si Crack 52. Then ito, si Crack 52 rin to. Uy, may itlog na. Si Bunso, may itlog na. Anak po ito ni... Pareho po sila ng ugali ni Golden Mac sa Crosolo Balin. Ito po pag nanging itlog na dapa. Ganon din po yung anak niya. Pero sabi niyo wala sa kondisyon niya. No? Ano, akalain niyo yun po si Bunso. Naging ano po natin yan. Overall po natin yan. Complete lacking sa WPFC. Nilipad po natin yan. Naglulugon. Pero ayun nga. Hindi maganda yung lahi nila. Dumadapa pag nanging itlog. Hindi. Kala mo mamamatay. Pero okay lang. Naglalabas naman sila ng winner. Katulad nito. Ganun din po sa, tapos ano, naglalabas ng winner. Si Mami Basco, dumadapa din po yan. Yan, dumadapa din po yan. Pagka, ano, nangingitlog. Ito po, tapat-tapat na. Ito yung pakita ko po sa inyo. Parehong itim din po ito. Bali, ito, anak ni Super Mami. Kapatid ito, overall ko po ng MPFL 2020. Then, ito naman po, kapatid po nito, overall ko po ng... 2021-2022 yung 6 overall ng MMFC TACMAC 14, TAC 41 din 2023 yung inbred na TACMAC 14, TAC 41 so dagyan, first overall Pangasinan to Kalbayog ito po si Crack 52 pansin ninyong tandaan na ito bali ang edad po nito yung ring po niya 2010 pero siyempre 2009 kinabit yan dito ikukondisyon lang po natin itong isa dahil binunutan ko po ng buntot to pagka after mga 1 week o 2 weeks, pwede na ibang gayan. Ito naman po, direktang anak ni TAC 14. Then, ito po, Jelly Dilemma, direktang Pipa Bird. Tahan-dahan po, ililipat po natin yan. Kanina, tinanggal ko lang po yung harang nito eh. Pero, okay naman. Ito, wala pang pares. Ganito lang po tayo kasimple mag-ano, pairing. Ayan. Ito, wala pa rin. Ito, inbreed ng Basco Batanes. Bigay sa atin ni parin Jimmy Lim. Yung kapatid niyang isa na ganyan ding itsura, nandito sa taas. Ito, nag-anak pero hindi nakalabas sa cell na karan. Ayan, puro naka-person ni paring Jimmy o Haimilim yan. Mamaya po natin ituloy.